Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan at nagbalik po kami dito sa Quezon, dito po sa Lopez. Dito po yan sa bahay po ni na Joy at saka ni na Herlene. Mayroon po kasi kaming sorpresa sa kanila na ipinangako rin namin noong huling punta po namin. Tara po. Tao po! Opo. Sa kusina. Baka ang nanay, baka wala yung nanay nila. Anong tao? Kasi ate. Hello po. Magandang hapon. Pasensya na po ah. Naglalo ba yata si nanay? Alinis talaga ng bahay nila. Aba! Ang laging hindi pa malinis. Ere, tinan nyo naman po. Hindi na nga nakakapag-uwi. Opo. Ay, hello po. Kay Mito. Ay, sige po. Hindi namin tatanggihan yan. Sige po, ilapag po muna. Salamat po. May pa kay Mito pa sila. Sige po, amin na lang. Nanonood. Opo. Salamat po ate ha. Binigyan po kami ng kay Mito sandali. Ay magmamantsa dito. Okay. Kasi okay lang po. Baka busy pa po sila. At may pinapanood daw po yung mga bata. Oo. Ito po yung pamaypay na ginagawa ni nanay. Opo. Ako din ang napakaganda. Tingnan nyo naman po ang gawang pamaypay. Napakaliit nito. Magkano nyo po ito binibenta? Ano po yan? Mga 10 piso. 10 piso? Marami na po ba kayong gawa? Hindi nga. Ako lang dito. Sayang. Bibilisan ako ng marami, pamimigay ko ito. No? Maganda ito, tama-tama ngayon. Baka gusto nyo pong mag-order. Tataasan natin ng konti. 10 piso daw, 21. Tulong nyo na lang kay nanay. Ha? Ang ganda. Kamusta po ang mga bata? Ayos naman po. Nanonood na ako. Galing po sa rama ko ako kanina yung isang anak sa signal. Si Joy. Gusto niya sumama. Tapos natagalan ako dun sa barangay. Iniwanan ako. Naglakad nang mag-isa. Si Joy? Oo. Hala. Ilayo. Habol-habol ko nga. Baka sabi ko baka may ahas or ano. Oo. Sabi ko nga. Tapos yung anay namang treasurer, yung tatay ni John Lloyd. Ano siya? Sinundan ho. Inihati dito. Baka okay. Daw may ahas. Ganun. Oo nga. Tsaka delikado yung nag-iisa siya. No? Opo. Kamusta po si Herlene? Ayos naman po siya. Naandyan ho sila. Nanon ho. Pwede kaya namin maistorbo? Ano, ano yan nag-oksi? Ay. busy po sila, nanonood sila ng dinownload. Wow, nanonood silang dalawa.
Afir tayo, afir, afir. Tuwan-tuwan si Ate Juju. Yan! Yan, habang nanonood po sila, no? Meron tayo kasing surprise sa kanila. O sige po. Alam nyo, nakakatuwa mga babae kasi, ito nga tayo. Kasi nang dumating kami, lumingon sa amin si Herlene. So, ibig sabihin, okay na siya. Huh? Hindi na siya, ano, hindi na siya mahiyain. Oh, maganda ang mood ni Herlene. Ayan. Oo. At para tuloy-tuloy ang kanilang panonood. Ika. Tuloy-tuloy ang panonood ninyong dalawa. No? Meron kami ibibigay sa inyo. Ha? Meron na kayong? Ito, oh. TV! Yay! TV na sila! Oh, ito na, TV na kayo! Ikakabit natin para mas malaki na yung mapapanooran nyo. Ha? Kapit namin. Yun! Ayan. Meron po kaming binili na TV. Kasi ang problema po nitong magkakapatid, sira po yung kanilang sinaunang TV. So, mayroon naman po sila dyan yung antena na malaki. Gumagana pa daw po yun. So, ikakabit natin ito para may mapanooran po ang mga bata. No? Magpapasalamat lang po ako kay Mama Maria Early na nagpadala po sa amin ng 10,000. Ibinili po namin ng TV na that is 9,900 pesos. So, let's go. Aayusin po muna namin yung TV habang nanonood po yung mga bata. Huwag muna natin istorbohin. Ano? Pero mamaya kakausapin po natin sila. TV na sila. Ano to? So yun na nga mga kababayan, inaayos na po nila Direk Frankie ng Kumari Mong Tunay. Ni Direk Frankie at Kumari Mong Tunay ang TV para po mapanooran na ito mamaya ni na Herlene at Joy Joy. So sila po yung may alam dyan, wala po akong ginalaman sa pag-aayos. Hindi po ako marunong yan. So ayan na po. Ang maganda lang dito sa kanila mga kababayan, kahit walang signal ang ano, yung sa cellphone, meron naman po sila dito TV dati. Ito yung TV nila dati na ginagamit. So ngayon meron po dyan ang signal. Ayan, oh, may kawali. Ayan. So magagamit po nila ngayon yan. Binili yung TV, no? Pro Mac Android 32 inches Smart TV. Put a good back. Na may libreng wifi char. 32 inches, tapos ano po siya? Yan lang ha, isasaksak ko lang. Sige po, isasaksak lang po niya extension. Maganda din po itong 32 inches TV dahil nakakabawas po ito ng cholesterol. Tsaka heart enlargement. Tsaka heart enlargement, nakakabawas po ito. Ayan. Ito po ay para sa puso natin pag kayo po ay pinapa ano, ECG. Ito po yun. Kaya na lang po kung good ang heart niyo o hindi dahil pumasaksak po ito. Oh po! Makakapanood na si nanay ng favorite niyang teleserye. Hindi si nanay manonood, tayo. Ah, tayo ba? Hindi si nanay. Hindi si nanay manonood. Ano pinapanood mo, Nay? Ano, yung Abot Kamay ang Pangarap. Ah, Channel 7. Eh, nanonood ka ng Channel 2. Wala naman ng Channel 2 eh. Batang Kya po. Oo, sa gabi ho, yung Mr. Ah, okay. Ayan, makapanood na po sila. Ayan, kinakabit lang po ng dalawa. Ayan. Galing. Android TV. Bili na. Hindi po yan sponsor, ha? Joy Joy! Oh, may TV ka na, Joy Joy! Marunong pala siya. Paano gagawin natin, JJ? Si JJ po yung mag-aayos. Ayan!
Galing. Ayan, galing ni Ate Joy Joy ah. Marunong din si Ate Joy Joy. Ang galing. May TV na si Ate Joy Joy. Labis ang kaligayahan ni Joy Joy. Dahil sa wakas ay mayroon na silang bagong TV. Malaking tulong po ito mga kababayan para kahit paano ay mayroong mapaglibangan ang dalawang magkapatid. At alam niyo po ba, hindi namin inaakala na siya pa ang mag-aayos nitong TV. Hindi namin ma-set up kung paano gagawin. Pero si Joy Joy, alam na alam niya. Yung mag-over it ni Ate Joy Joy, yung kalain mo yan. Narunong siya. Ang galing. Ang galing ano. Ang galing, smart naman ni Ate Joy Joy. Ang galing, parang ano. Kalidad diba? Signal. Kalidad. Oh, 140 TV, 140 radio. Magpatuloy. Si Joy Joy lang po nag-aayos ng TV. Ang galing-galing. Yay! Ang galing naman ni Ate Joy Joy. Talo pa kami. Kalain mo yun? Ang galing ni Ate Joy Joy. Volume mo nga Ate Joy Joy. Lakasan mo nga. Volume mo nga dyan. Volume daw. Laksan. Laksan daw, Ate Joy Joy. Wow! Sige pa, Ate Joy Joy. Sige. Ang galing, no? Ang galing-galing. Lipat mo nga ng channel. Oh, lipat mo na. Lipat mo na ibang channel. Oh, lipat. 7 daw. Ang galing! Yay! Yeah. Respetuhin ang desisyon ng nanalo. Ay, TV na si Ate Joy Joy. Yay! Yeah. Nanonood na. Ayan, nanonood na. Enjoy na enjoy na si Joy Joy sa panonood ng telebisyon. At maraming salamat pong muli kay Mama Maria Early sa donasyon niya pong ito. At habang nanonood ng TV si Joy Joy, ay nasa sa loob naman po si Herlin na nanonood sa kanyang cellphone. Pinuntahan namin ito upang aming makausap. Kakausapin niya nga kaya kami? Okay lang pa? Herlin. Masaya si Ate Herlin kaya? Masaya na si Ate Herlin. Ate Joy Joy, masaya na rin si Ate Joy Joy kasi may TV na kahit hindi sila mag-download, may papanooran na sila ng TV. Oo, hindi na sila pupunta sa malayo. May picture agad si Ate Joy Joy, oh. Saan? Wow, ang ganda naman. Ganda-ganda ni Ate Joy Joy tsaka ni Ate Herlin, oh. Ang pakit si Ate Joy Joy. Ngayon naman si Ate Herlin naman. Ang ate nating tunay. Ayan. Pasensya ka na, ha? Nandito ulit kami, ha? At sa unang pagkakataon, mga kababayan, napagmasdan na namin ang napakaganda niyang mukha. Hindi na siya nahihiya. Kusa na siyang humara upang makipag-usap at mailahat ang iba pa niyang kwento na nais niyang iparating sa amin. Nagdulot ito ng labis na kaligayahan dahil hindi namin inaasahan na mangyayari na ito ngayong araw. Nakita na namin yung buong mukha mo. Ang ganda-ganda ni Herlin. Kamusta ka? Okay lang. Ayan, okay lang daw po. Alam mo, ang saya-saya namin ngayon. Kasi
Diba? Sobrang saya namin kasi nakita na natin siya. Tsaka hindi na po siya nahihiya sa amin. O, yun yung pinag-pray namin kay God. Pinag-pray ka talaga namin na kay Herlene. Pinag-pray ka namin para maging okay ka. O, tapos nag-i-smile na siya sa atin. Yay! Ang saya-saya ko pati si Ate Joy-Joy. Ayun. So, kaya kami bumabalik. Dahil, di ba nasabi namin sa iyo noon na yung willingness namin na ikaw ay tulungan. Tapos gusto namin na mapatingnan yung may chance, no? Na makalakad ka pa. Di ba gusto mo yon? Yay! Yes! Gusto po niya daw yon. Oh. Oh, para silang dala ni Ate Joy-Joy, makapunta na sila sa signal na naglalakad silang dalawa. Na, di ba gusto ni Joy-Joy makalakad din si ate, no? Oo daw. Makalakad yan, magpipray tayo ng magpipray kay God. Tapos, ang una natin gagawin, kasi may kinalaman sa ano niya, sa orthopedic, no? Sa orthopedic, malalaman natin kung siya ba ay may chance. Pero palagay ko, may chance pa to na makalakad si Ate Joy-Joy. Tapos, ay si Ate Herlene, therapy. Makakalakad na si Ate Herlene! Nakakalakad na siya. Tapos, magagawa niya na yung gusto niyang gawin, no? Makakapagtapos siya ng pag-aaral. Yes, yun ang importante. Makakapag-aral na si Ate Herlene! Makakapag-aaral na siya. Matupad niya ng pangarap na maging isang accountant! Yay! Oh, tutuparin natin yun. Ano, Ate Herlene? Na? Ayun kasi yung pangarap talaga niya, Ate. Ganoon pa. Parang ano kasi, parang, Ate Herlene, napanghinaan ka ba ng loob? Opo. Pinanghinaan kasi siya ng loob noon. Pero ngayon, malakas na ang loob niya! Yay! Yes! Oh, buo na po ang loob na Ate Herlene. At tulungan natin siya para makapag-gamot siya. No? Tinan niyo po. Ang ganda-ganda nitong batang ito. Nahihiyain lang talaga siya. Grabe. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda niyang dalawa. Tapos nakita na rin niya tayo. Kasi, kumbaga, nakita natin siya ngayon. Tapos ngayon nakita na rin tayo. Nakita mo na rin kami. No? Pangit pala kami sa personal, no? Pangit pala namin, Harley, no? Natawa si Joy-Joy. Hindi, nanonood mo yan ang mga pinupuntahan niyo. Yung mga nai-interview nyo, doon mo nakita niya, nagda-download. Nagda-download? Opo. Tapos yung napanood niya. Mm-mm. Yun ang yung i-interview niya, natutuwa ka as siya, sabi niya. Yung paulit-ulit na sinasabi yung ayoko, mahirap ang buhay ngayon. Hindi na uso. Hindi na uso. Tagal Laguna lang yun. Oh, kamukha siya ng nanay niya. Oh, ganda-ganda. Yung nunal, saan nakuha yung nunal? Kay nanay din. Lumipat lang sa kanya dito. Sa Ate Jojo naman, ganda-ganda ng ngipin. Dito ka. Alam niyo po ito si Harley, napakatalino daw nitong batang ito. Nung nag-aaral, no? Siyempre si Jojo ay matalino din. Sabi natin Jojo, ako din matalino. Yeah, talino yan. Ang galing-galingan niyang mag-count eh. Ayan, so pag susunod na pagbalik namin dito, ika-counsel ko po muna yung ano niya ulit, no? Kasi may nakausap naman akong doktor, ang kailangan talagang dalhin sa orthopedic. So, malalaman po doon, meron namang mga ospital po sa Lucena na may orthopedic. Oh, malapit-lapit kaysa Maynila, napakalayo. So, sa Lucena, mayroon naman po, no? Malalaman natin doon kung ano yung gagawin. Ano po? At ang maganda lang po doon, magkakaroon tayo ng kalinawan sa kondisyon ni Herlene. No? At kahit si Joy-Joy din, pwedeng matingnan doon. Tapos pagka na nagsimula na po yung gamutan, yun ang masaya doon. No? Kung makikita po natin na si Ate Herlene, naglalakad na sa pathway. Tapos, libre katagalan, magugulat tayo si Ate Herlene pa na, graduate na siya. Tapos, ano pa, no? May honor pa siya. Yes. Oo. Kaya pa. Yung Herlene, yung tinatawag na ALS,
yung alternative learning system, hindi ka nadadaan ng grade 2. Mag-i-exam ka lang doon sa ALS, pang elementary. Pag naipasa mo na yon, diretso ka na agad ng high school. Mm-mm. Tapos pag naipasa mo yung high school ulit, diretso ka ng 11 and 12. So, at yung, after noon, mga 4 na taon lang yon, aba, college na agad sa Herlin, di ba? Instant. Tapos, ang maganda doon, pag nakagraduate siya, makapagtrabaho na siya bilang isang accountant. Oh, at kasi, yung confident niya, mag-boost na yung kanyang oo pati. Naman, mag-boost na yan. Excited ako doon makita ko po siya na naglalakad na dyan sa pathway. Ako din. No? Uy, pero yun naman nag-agree ba ako sabi ng baka? Oo naman. Sabi ko sa'yo, normal po siya. Tingnan mo nga. At Herlin, pati nga ng kamay mo. At Herlin, yun dito, yung sa ano, kaliwa. Ay, kanan. Ay, kaliwa ba ito? Kanan. Yung kamay. Patingin nga, Bonso. Tingnan ko ng kamay. At kaya pa ito. Sabi ko nga. Naigaganon mo ito, at Herlin? Naiipirsa niya nung. Nakakatayo nga ako siya pag gusto. Oh, ay, kaya. Kaya pa yan. Kaya pa. Nagaganon ito mo pa? Na ganun mo at ganun mo at Terlin. Kaya pa kaya, may nerve pa. Kaya nagagalaw. Nagagalaw pa nga. Therapy po ito. Yung paa mo at Terlin. Patingin nga bunso. Oh, itutuwid din yung kabila. Itutuwid naman niya. Mahirapan nga po siya. Oh. Kaya pa. Kaya pa. Tingnan mo, nawawalan ka lang ng pag-asa kaya tapos siya umiiyak. Dahil nga po dang, ano sa interview ng ano, yung mga albularyo, wala na daw pong pag-asa. Ay, hindi yun. Sabi ko nga sa kanya, albularyo yun, anak. Siyempre yun ay kulang sa oo, ano. Na, oo, oo. Ang doktor, talaga, tingnan mo yung kuya mo, sabi ko, talaga, matagal yun, gumaling siya. Oo. Tsaka, tingnan mo si Ate Joy Joy, nagpilit siya nung batang makalakad. Tingnan mo, nakalakad siya. Oh. Eh, ito sana po, naglalakad na nga ito sana. Mm-hmm. Doon po baga sa dalawang kawayan. Mm-hmm. Kaso nga po, 3 taon siyang nagkasakit parang mga sugat. Ang dami, parang ano, pati pa aho niya. Hindi na siya nakalakad mula nung. Kaya parang yung liti niya. Talampakan. Mm-hmm. Hindi ka ba nadala sa ato, Herlin? Hindi ko nga nadala sa doktor. Nadala ba siya nung bata? Or hindi natumba? Naman. Hindi naman. Kayang-kaya pa. Sabi mo nga sa kanya, may pag-asa ka pa, anak. At siyempre, ako'y natanda na. O parang pag nakalakad ka, halimbawa, ikako, di malaya ka na sa ano. Huh? Sarili mo. Kaya sabi ko nga, huwag ka mawawala ng pag-asa. Dahil na ang pagkakataon mo, malay makalakad ka talaga. Sabi mo, pati gusto mo makalakad. Makalakad yan. Sa lagang tatanda natin, Herlin, hanggat may buhay tayo, may pag-asa. May pag-asa. Diba? Ganda po tayo, may pag-asa. Huwag tayong panghinaan ng loob kasi hindi yun kaloob ng Diyos. Kaloob yun ng Diablo. So gusto mo ba yun? Diba ayaw natin nun? Kasi ang gusto ng Diablo kasi papahinaan yung loob natin. Para hindi natin magawa yung gusto natin. Diba? Ang pagpapalakas ng loob, pag lumakas ang loob, may sabihin, kay God ka. Pag may hinahan loob mo, hindi ka kay God. Tinanong si Ate Joy Joy. Ano mo para silang kambal? Magkamukha talaga sila. Ang ganda-ganda ninyong dalawa. So, yan. Masaya na kami kasi malakas na ang loob ni Ate Herlin. Yes, laban-laban lang sa buhay, Ate Herlin, ha? Huwag mong papakinggan yung mga sinasabi sa'yo ng mga tao, mga negative. Huwag mong papakinggan yun. Kasi, ano eh, intindihin mo na lang sila. Uh-uh. Isipin mo na lang sila yung may problema. Uh-uh. Sila yung may pagkukulang, hindi ikaw. At saka ang tutuusin, napakaswerte ni Ate Herlin. Kasi maganda yung kanyang katawan pa, hindi yung katulad ng iba talaga na sobrang hirap ng hindi makakilos. Diba? Iba, hindi makakita, hindi makapagsalita. Gusto ko nga pong makalakad pa. Iyon, oh, gusto nyo pa nung makalakad pa. Makakalakad si Ate Herlin. Makalakad. Gaano ka gusto ni Ate Herlin na makalakad? 100%. Oh, kita niyo, 100%! Ang ganda ng ngiti. Hindi ka mukha siyang artist. Kamukha siya ni Heart Evangelista. Oo, si Heart Evangelista pag namingiti. Oo. Oo, ako si Heart Evangelista. Oo, grabe. Ang cute na nga. Tumata siyang balahibo kasi. Ang saya-saya ko.
Siyempre mas sinita yung lahat. At siyempre, tao, sabi ko, mula po kaya nung siya binubuli-buli ng mga tao. Kaya sabi ko, kaya sobra. Sabi ko nga, hayaan mo sila. Sabi ko nga, kahit ka ginaganyan nila, eh, ikaw naman maganda ka, sabi ko sa kanya. Pinalalakas mga labi loob. Ang katwiran niya sa akin, maganda ba yung ganito? Hindi makakalakas. Sabi ko naman sa kanya nga, ay, wala tayong pira, anak, magagamit. Kaya ganyan. Siguro nga kung kami may pira, oh, daming ganyan. No, kasi nakikita ko sa PGH, nakakalakas. Opo, nakakalakas. No, mas matindi pa nga ako sa kanya. Mm-hmm. Sabi nga niyan sa akin, nanay, sayang kung tayo may pira. Hindi na ipagamot mo ako ng maliit. Oo, sabi ko. Yun nga ko yun nga, talagang matagal ko yung nga ipagamot. Yan, oh, ay 3rd year high school na ho yung dinaanan siya ng sakit niya. Ngayon ko lang siya napagamot 2017. Ngayon lang din niya kagagaling. Kundi sinabi ko doon sa asawa, bakit ganyan mga anak natin, pagamot na natin itong isang panganay namin. Hinanga si Arwin dahil nga ho, sabi ko ganyan sa kanya, ay ano, paano kung tayo tumanda, wala nang titingin dito sa kanya, sa kuya niya. Ay di, sa awa naman po talaga ng Diyos, napakabuti po niya talaga, ay gumaling po talaga. Dalawang kalabaw ho, dalawang kabay na ibinta namin. Sabi ko, ang mga hayop ay nabibili. Pero ang buhay ay hindi. Sabi ko, bihira lang yan. Hindi na uli ibabalik sa atin yung mga anak natin yan. Ganun ka, ano ko sa... Sabi ko nga, basta, ito siya nga, oo. Sabi nga nung mga, ano, mga pastor, napunta dito. Tinanong ho siya ng, ano, pastor. Sabi ko, talaga nakikilala mo si Lord, nasaan siya? Ay, ang galing niya daw sumagot. Ang sagot niya ho, alam niyo, nasa puso niya. Ay, ako nga, matanda na. Kung ako ho'y tatanong, sasabihin ko yung nasa lakit. Ang galing naman. Nakatawa nga ho kami ng anak ko, sabi kong gano'n, ang alam niya daw, nasa lakit. Kailan ko pa lang ako si sinabi niya, kinilimutan talaga. Ay, ako, hindi galing, ko alam. Kasi napaka-brainit niya talaga, matalino talaga ito eh. Sabi nga nung pastor, ang talino mo talaga, sabi ko, yan po ay grito lang, sabi ko sa kanila. Pero sa tulungan ni Lord ay siya matalino kahit siya ginaganyan. Kahit nung siya talaga ho grade 1 pa lang, grade hanggang grade 2, first honor po siya. Pero sabi nga, ganun, ano, ay ingit pa nga yung ibang bata sa kanya at sinasabihan pa na, ay kaya yan ay nagiging first dahil yan ay 10 years old. Sabi naman ng mga teacher, hindi yun sa edad, sabi nga ganun. Yun ay nasa utak, sabi nga ganun. Yan ay talaga si Ate Erlyn ay matalino, kaya huwag kayong maiingit dyan. Sabi nga gano'n, at siya ay yun ang alam ng utak niya. Ito nga ho, sabi kong gano'n, kahit gano'n ay marunong-runong din ho, yung utak niya ito, hindi ko din alam. Ah, magaling yan si Choy Choy. Galing-galing yan, pag binabilang namin yan, biling niya, pati pero kabisado niyan. Tsaka ang galing niya mag-ayos ng TV. Hindi nga namin magawa-gawa yung TV. Siya yung gumawa. Ang galing-galing, alam niyo po yung binibindog. Hindi namin alam yon. Baka si Ate Jojo namin. Ang galing-galing niyan. Nakakatuwa itong dalawang magkapatid na ito. Sabi ko nga sa kanya, ay huwag ang mawawala ng pag-asa, anak. Baka yan na. Kahit nga yung mga kapatid ko na gano'n, natutuwa sa kanya. At natutuwa po kami dahil ito na, finally po, no? Yung, at hindi lang tayo natutuwa. Mas marami pang tao ang natutuwa. Oo, ang daming natutuwa para sa you, Herlyn. Hangangang, ngayon hangangang na sila sa iyo ngayon, 'di ba? Kasi ang matatag tong bata ano to, no? Matatag po ito at lalaban to para sa pamilya niya, sa pangarap niya. Yay! Oh, okay. Ano ang gustong sabihin ni Ate Herlyn? Thank you so much po. Thank you so much daw. 'Di ba? Isang napakagandang salitan pero ramdam na ramdam natin yung pasasalamat niya. Na? Ayan, tutulungan tayo ng sponsor natin. Huwag kang mag-alala, Herlyn. Ano? Tutulungan tayo. Maraming salamat po kay Tita PB Lab at kay Tita PB Angels. Thank you so much. So, gagamitin natin yung fund na ipinagkaloob sa atin ni Tita PB Angels at meron din si Tita PB Lab para po sa pagpapagamod ni Ate Herlyn. Yes, sa wakas. Oo. Ate Herlyn. Palipasin lang natin yung Holy Week, no? Tapos sasamahan natin sila sa ano, sa orthopedic, ha? Yan, babalik ulit kami. Pagkatapos ng Holy Week, babalik kami, ha? Para matitingnan na yung kalagayan mo,
Na? Pwede ko siyang ikarga sa likod ko papunta doon sa sasakyan. Tapos makikita mo na yung outside world, di ba? Hindi yung nandito ka lang sa bundok, ay sa bundok, sa bukid. Makikita mo na ang ganda ng ibang lugar, di ba? Sakayin tayo sa mga, sa Jollibee. Gusto mo sa Jollibee? Ha? Jollibee, punta yung SM. Hindi niya pa nakikita personal si Jollibee? Hindi pa. So yung mga hindi niya nagagawa noong kabataan niya, magagawa na niya, no? O sino nagsisilka? Siya. Siya? Oh, kaya pala ang ganda-ganda. Hindi po natin sponsor yan, ha? Pares tayong sabon. Pareho kayo ni Kuya Frankie niya ng sabon. Tsaka, tinan niyo po ang kinis-kinis niya. Ang ganda ng ang ganda ng kutis sabi niya. Sabi ko nga sa kanya, huwag kang mawala ng pag-aasa, anak. At baka yan nga ang paraan. Sabi ko, di ba sabi mo nga, lahat ay gagawa ng paraan. Sabi nga po niya sa akin noon, sabi niya, nanay, kailan kaya ako makakalakad? Sabi ko ganun, anak, ang Diyos na lang ang nakakaalam kung kailan. Malay mo sa pangalawang buhay, natawa na lang ho siya. Sabi niya, ganun, baka nga. Okay, so yan, masaya po kami ngayong araw na ito. Ano? Tsaka, di ba, sabi mo, Ate Herlin, ang Diyos ay nasa puso mo, di ba? So, dapat, nasa puso natin ang Diyos, dapat lagi tayong lumalaban sa buhay. Matatag tayo, hindi tayo pumapayag na tayo inaapi, di ba? Huwag tayong papayag na yung iba, yung pahihinain ng loob mo, eh, magiging mahina ka din. Hindi yun. Kung sabi nga nila, kung saan ka dapat mahina, dapat doon ka lumalakas. Tama. Diba? At dahil nasa puso mo si Lord, nasa puso ka na rin namin. At nasa puso ka na rin ng mga mamamayang Pilipino. Yes. Saan mang sulok ng mundo. Oo. Maraming nagmamahal sa iyo. Maraming nagmamahal sa iyo, Erlin. Na? Mahal Luzon, na mahal. Luzon, Visayas, Mindanao. At talagang dinala tayo dito ng Diyos, no? Kasi noong mablog po na, may nag-message kasi sa amin kay si John, yung, oo. Dinala talaga kami kay John. So, kung hindi po kami dinala kay John, hindi rin namin ito makikita. Diba? So, at maraming salamat din kay Kagawad. Maraming salamat, no? At sa mga Marites doon. Oo. Na-i-chismis kung nasa saan sila. Na-i-chismis kung nasa saan sila, Herlin at Jojo, para matulungan po natin. Kahit napakalayo po nito, talagang pinuntahan po namin. At sanay naman po kami doon sa malalayo, di ba? Kaya nga po kami nagta-travel. Kahit saan kami makarating. Ayan. No? At yan lang po at maraming pong salamat ulit sa inyong lahat. At ipag-pray po natin si Herlin, si Ate Jojo at ang pamilya niya na malampasan po natin ito at sama-sama po nating ipagtatagumpay itong laban natin ito. Ano? So God bless po sa inyo. Ayan o. Nakita niyo na po si Herlin. Magbababay na po kami. O, babay tayo, Herlin. Bye-bye. Tinan niyo, ang ganda-ganda nitong bata na to. Kamukha talaga siya ng artista. Kamukha mo si Herlin. Ibang hilista. Ay, Herlin mong hilista. Ano? Kamukha nga niya. Baka ikaw talaga si Herlin mong hilista. Kilala mo si Herlin mong hilista? Napapanood mo siya? Kumuha niya. Ang galing. Ang ganda-ganda. Marami pong salamat sa inyo. Tita PB Lab at Tita PB Angels. God bless po sa inyong dalawa. At sa lahat po na sponsor natin, maraming salamat. At syempre sa PB Team natin kasama si Kumari Mong Tunay at si PB Team Mark. At sa lahat po ng PB Team. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Ito JJ. Bye-bye. Bago po pala ako umalis, meron lang akong ibibigay. Ano? Maibibigay lang ako. Ha? Kasi sobrang against the odds. Against all odds. Yan, ako na yun. Okay. Ayan. Bago ko umalis, meron lang kami ibibigay pambili nila ng tinapay. Para pagigising sila o sa umaga, meron na silang pambili ng tinapay. Okay, ito, tanggapin nyo ito. Oo. Ayan. Ito, para kay Ate Herlin! Ate Herlin na. Ayan, para kay Ate Herlin. Para kay Ate Joy! Ayan. At syempre, ito naman, para kay Nanay! Oh. Ay!
Ayun, salamat po. Ang galing-galing. Ayun, nag-thank you din si Ate at Herlyn. Nalito na tuloy ako. Ayan, ang gaganda nilang tatlo, no? At papakilala lang po namin sa inyo yung kuya po nila. Nasaan si kuya? Kuya, Lika. Isa rin po ito sa nagkaroon ng kapansanan na gumaling din po siya at ipinagamot ng kanilang mga magulang. Siya po ay dati epileptic. Ano, nanay? Epileptic po ito, pero gumaling po siya. 2017 yun na naipagamot. Oo. Oh, kita mo si kuya gumaling, ano? Kaya ikaw gagaling din si Ate Herlyn. Gagaling si Ate Herlyn. Oo, gagaling yan. Naniniwala ako kay God, no? Si God lang ang pinaka-powerful sa lahat. Siya lang nakakaalam ng lahat. Umalis? Ay, nanganahaw na daw. Ah, nag-aanahaw. Ay, sorry po, next time po pagbalik. O, kasi masipag po yung kuya niya, naghahanap buhay. At pinag-plan pa tayo. Nag-ano po siya sa amin ng word of God kanina bago po kami nag-start. Nag-ano po kami, tawag doon. Parang Bible study. Oo, yun. Nag-Bible study po kami sa pamamagitan po ng kuya niya. Kamukha rin po nila. No, kamukha din po nila. Ganyan, ilan? Oh, ilan? 2,000. Oh, 2,000. Ang galing. Ang galing-galing ni Ate Joy Joy. Ilan ulit ito? 1. 2. 3. 4. 4. Naging 4. 5. Yun. Ang galing-galing. Oh, ano sunod sa 5? 6. 7. Oh. 8 9. Yay! Ang galing. Ang galing-galing. Ano sunod sa 10? 11. Sunod. 12. Oh. 13. 14. 16. 17. 18. 19. Ano sunod? 10. Yay! Ang galing-galing! Ayan, ang galing. Kung ako marin kong tunay, nung unang dating daw kasi namin dito sa bahay nila, nakatayo dito si Ate Herlyn, nandito dito. Tapos nakita kami, bigla siyang tumago. Tapos ang bilis, no? Opo. Bakit nabilis yung pagtago mo? Baka hiyain. Mahiyain po talaga ako. Mahiyain talaga. Pero ngayon? Oo, wala na. Yay! Wala na. Nawala na. So ngayon, ano na siya? Walang hiya. Wala na yung hiyain niya. Wala na yung hiya. Oo, wala na yung hiyain niya. Oo, wala na siyang hiya ngayon. So, salamat kasi na pinagbigyan mo kami na makausap ka, makabanding ka, no? Yun ay talaga. Hindi lang po. Nahiya ka pa din? Nahiya ka pa din sa amin? Opo. Nawawala din yan. Mawawala din yan, no? Basta lagi mong tatandaan, nasa likod mo lang kami palagi. Mm-hmm. Pagtatanggol natin si Ate Herlyn at saka si Ate Jojo. Walang sino man tao ang pwedeng umupi sa inyo. Walang sino man. At wala naman silang talagang karapatan na maapi kahit na sino man. Kahit sa normal na tao, wala tayong karapatan na apihin yung mga kapwa natin tao. Kasi 'di ba, ang nakalagay doon sa Biblia is mag-ibigan tayong lahat, 'di ba? Na parang isang tuloy na magkakapatid. So dapat ganun ang laging pag-iiralin natin sa puso natin. Diba? Hindi lang sa kanila na may mga kapansanan, kundi sa atin lahat ng tao na mga normal. 'Yun lang. At Herlyn, uuwi na kami. Anong mensahe mo para sa amin sa pag-uwi namin? Ingat po kayo palagi and God bless po. Yun, mag-iingat daw. Para sa'yo, mag-iingat kami palagi. Oo. Kasi babalik pa kami dito . No? Tapos kakain tayo. Oo. Gusto mo bang kakain tayo sa labas? Gusto mo? But kasama mo naman kami. Hindi ka dapat mahiya kasama. Tapos sasakay kita dito sa likod ko. Sana dito yun. Oo. Sasakay kita sa likod ko. Tapos sasakay tayo. May sasakyan naman kami. Sige.
siguro sa ano. Oo. Maano na siya. Pagka... Imayain po ako. Eh, paano yung pag ipapagamot ka na namin? Siyempre, kailangan mo lumabas, kailangan pumunta ng hospital. Ah, hindi na siya mahihiyan. Oo, ganun din yun. Mm-mm. Kasi, dadaling ka namin sa hospital. So, sa akin, kasasakay sa likod ko. Hindi, joke lang. Hindi, kung hindi kaya ng kuya mo, ako ang kakarga sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Si kuya na lang. Si kuya? Mahiya po ako. Mahiyain po talaga ako. Huwag kang mahiya. Oo, maaga na lang tayo aalis. Oo, hindi. Maaga na lang kami. Maaga na lang tayo aalis. No? Para walang gano'n. Para walang makakita sa'yo. Na? Okay ba yun? Madaling din ba ako? Ano niya? Madilim-dilim. Oo, madilim po. Walang talagang, walang marites sa kalsada. Yung walang ilaw talaga, tayo-tayo lang. Oh, si nanay, si tatay, si kuya. Oo, walang makakakita sa'yo. Oo, tayo-tayo lang. Tapos, yung paglakad natin, dahan lang ganun-ganun. Ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang. Oo, basta yun lang. Yung madilim, alis tayo ng madilim. Siguro madilim pa. Dito na kami matutulog. Dito na kami matutulog. Kahit saan. Doon lang kami sa bubong. Si Ate Joy. Kasi may lahi kami. Oo. Dati kasi kami aswang. Diyan ko sa mga kumarikuntunay. So, pinapasaya ko lang silang magkapatid. At natutuwa ko kasi nag-i-enjoy sila sa kung ano man sabihin ko. Tuwan-tuwa sila. Grabe. So, yun lang. Hello po. Yun lang mga kumari kong tunay. Paalam.